ganitong panahon sa Pilipinas natin, matigdang ulan, matigdang bagyo, kawawa po yung mga mahihirap, sila po ang ginapamahal ng bagyo eh. Buti po yung mayayaman, marami silang pera. Ay, yung mga mahihirap po, pag nasira ang bahay, hindi na po nila may papagawa ulit yung bahay na pagkiwan. Magiging po naman po sila ng pera. Kaya dapat matago na po yung ating kultura sa ating bansa. Lalabi na lang po may bagyo. Sa loob po ng isang taon, ilang bagyo po ang pumapasok sa ating bansa na pakarami. Samantalang pwede naman po sigurong wala. Hindi ko po alam kung bakit nagkakaganyan ang ating bansa na lagi na lang po tayong binabagyo. Hindi pa nga nakakaris yung isa, may dalawa na naman kasunod. Para po ang sinasadya na po. Maawa po tayo sa ating mga kababayang Pilipino. Kalahin po natin yan, huwag po natin kahirapan. Sana maunawaan niyo po sila. Mahirap na, mahirapan pa natin sila. Iwanan po natin yung mga kalokohan natin ganyan para pagpalain po tayo ng Diyos araw-araw. Maalala lang sa inyo, sana huwag kayong magalit. Kung meron man po kayong tinatanggap buwan-buwan, kung pinanglipo man yan, mas malaki po ang mawawala sa atin kapag tayo pa itinakwil ng Diyos. Sana mag-isip po yung mga Pinoy. Huwag niyo po ipagpalit yung malinis yung prinsipyo sa konting pera. Salamat po. Bibigyan ka nga ng pera, 5,000, 10,000, sisirahin naman ang buhay mo, huwag mo nalang tanggap. Kasi balang araw po ang hahanapin po sa atin ng Diyos yung malinis nating prinsipyo. Hindi mo naman pwedeng ipagmalaki ang masama mong gawa sa Panginoon pag nakita kayo. Lord, nagpakasama ako Lord sa lupa, pero yung mama naman ako. Ano kaya? Tanggap kaya yun ng Diyos yung katwiran mo ganyan. Kaya po ako Lord nagpakasama, gusto kong maging mayaman. Sana maunawaan yung Panginoon yung ginawa ko. Maunawaan ka kaya ng Diyos. Na kaya ka nagpakasama para yumama ka. Duray na po natin sa isip natin yung magandang pangunawa. Na gusto mong magkapera kahit galing sa kasamaan. Kasi banta muli po, meron po yung ahman. Salamat. Kailan po tayo magbabago? Kapag nagigibahan po yung mga building sa Pilipinas, kapag nilindol na tayong malakas sa kasisigaw ka kay Lord, Lord, magbabago lang po ako. Magpahintuin niyo lang po yung lindol. Hindi lang po ako magpapakasama. Hindi po makayangin, Lord. Hindi lang po. Kasi nung tinaki po sa pangalan ng Diyos na magbago, hindi mo siya pinapansin. Tuloy pa rin ang iyong kasamaan. Wala sa iyong mahalaga kundi pera. Nung inabot ka ng parusa ng matindi ng Panginoon, sisigaw ka na, Lord, pahintuin niyo po ang lindol, magbabago na kami. Hingin ko pa kaya, hindi na po. Lalo na po yung mga teacher sa Pilipinas, huwag niyo pong bigyan ng project na masama yung estudyante niyo. Nakikita ko po kasi, yung mga project na binibigay niyo sa mga estudyante niyo, triangle, star, kulay pula, kulay itin, sabag po yan sa batas ng Diyos, yung mga project na yan. So, ay kung yan yung pang-edukasyon natin, na napakababa po, inaan po natin kung yung mga estudyante, lalo po silang walang nalalaman kasi puro mali yung turo nyo, no? Isarado lang po natin yung mga eskwela na yan. Kung wala po tayong gagawin kundi mag-basketball araw-araw. Kaya doon nagbobola para umulan, minsan nagbobola, wala naman po ulan na lumalabas. Nahihirapan lang po yung mga estudyante. Wala laro ng bola. Salamat po. Ang yung po, parehan-parehan po tayo madadamay sa parusa ng Diyos. Habang may oras pa po, magbagong buhay na po tayo. Hindi naman po ako naniniwala na kung magbabago na yung mga Pilipino ay mamamatay na tayo lahat. Lalo pong kabahin ng Diyos ang buhay natin kung magbabago tayo. Salamat po. Paalaan po lang. Mercedes nga, pag po tayo magsinumali.
Meron po sa Diyos, kilala ka kung gaano ka kasama. Sana bago na. Thank you. Ayan, maganda yung mga paalala ko sa inyo. Kahit hindi kayo tumulong sa akin, makinig kayo sa payo ko. Kasi pag napaama kayo, magsisima kayo ay muli na. Sana matanggap niyo po yung payo ko. Huwag niyong pairanin yung pride niyo. Kasi lang po tayo makapahamak sa sobrang pride. Ihaba niyo lang po yan. Para hindi tayo aguta ng malupit na parusa ng Diyos. Kapag kaligtasan na po ng mundo, hindi na po ito biro. Sana po magbago na tayo para hindi po tayo makasama sa paparusahan ni Lord. Thank you. Subo po ako ng Diyos. Sana palagahan niyo ang aking salita. Kasi sigurado po makakatulong ito sa atin lahat. Thank you. Mga dagat natin, mga dito, panaginiin po natin ang kalinisan para hindi po magalit ang Diyos sa atin. Sa ilo, nag-aanap tayo ng isda dyan. Oh, ang laking pakinabang po ng ilog at saka dagat sa tao. Sana wag po nating baguhin para hindi po tayo maparusahan ito. Salamat. Ang masilaw sa pera na binibigay sa inyo na po kasi baka po ang kapalit niya na ikaluluwa niyo sa impyerno ay magkalawang isip kayo. Masarap pong tumatanggap ng pera na walang kapagod-pagod pero kung gagawin ka namang masamang tao sa mundo, magsisisi ka sa uli ay mas magandang huwag mo na lang tanggapin. At baka basta muli, ikaw rin ang mahirapan. Salamat. Bumaba na po ang Amerika kay Lord kasi marami rin po silang mga kalokohan ginagawa. Huwag nilang itama yung mga Pilipino. Cloud seeding. Bawat po yan sa batas ng Diyos na kapag hindi po umuulan, pipilitin natin paulanin. So, siguro po may magandang dayda ng Diyos kung bakit ayaw nang papatakin ng ulan. Bawat po yung pitilitin yung pabagsakan ng ulan, si Jack, nagawa kayo ng hindi niya gusto. Nagawa kayong paraan na ayaw ng Diyos para umulan. Bawat po yun. Sana unawain po natin yung mga bagay na dapat nating maunawaan para hindi po tayo nananagay sa mga problema. Kung kayo po ay nakinig sa akin noon pa, hindi po natin naabutin yung ganitong problema. Hindi tayo makakopi. Ilang taon lang po ako nagpapari sa inyo, may gintang mong 10 taon. Noon pa po, sa Maynila, nakarating na po ako dyan. Bulacan, ginugta ko po yan. No? Nagtsaga po ako sa Pablo City. Lahat po yan, Lucena. Ewan ko po kung mayroon nakinig na kahit din sa akin. O meron man ang bago, sana meron. Huwag na po natin tagtagan ang problema natin. Magbagong buhay na po tayo para makaranas po tayo ng masayang buhay bago tayo mawala sa mundo. Kasi lagi na lang pong problema ang nararanasan natin sa ating bansa. Mga pera, pinipikin, mga recruiter, Indian, holdupper, Indian, Burak. Walang katapusang problema po ang nangyayari sa bansa natin. Hindi po yan matatapos kung hindi tayo babalik loob sa Panginoon. Salamat. Pagbuhay na po tayo para hindi na po tayo lagi nagkakaproblem. Atin ang river control na po. Maganda po yan sa ating bansa. Nakakatulong yan sa bahag. Pero ang problema po dyan, baka alam ko sa inyo kung ano. Kapag matagal na pong naitayo yung river control, magiging marumi na po yun, hindi yan po nila dinilinis. Magkakalumot na, magkakauling na. Yung pong mga nangyayaring yun,
malakas po yung pangkontra sa panahon. So, yan po ang sikreto ng reader control niyo, alam po. Sa una lang yan, malinis. Habang tumatagal, magdumi na po yan. Hindi na po magandang tingnan. So, yung mga kalsada niyo naman, road wide in tao. Para daw na maluwag ang kalsada. Okay rin po yan. Inalalawak niyo ang kalsada. Sangayon din ako dyan. Ang problema lang po, kapag kayo naglagagawa ng kalsada, yung mga gamit niyo po, katulad ng mga garang, kulay blue, yung mga karunatilya, blue, bawal po yan sa batas ni Lord. Yung mga bakal, nakatiwarig sa langit, may problema pa rin. No? Meron po yan advantage, meron mas malaki ang disadvantage. Kaya hindi po akala nyo pag kinalamaran ng kalsada eh. Ano po, maganda yan. Maganda po kalsada. Pero nagkakaroon naman po tayo ng kasalanan sa iyo. Wala. Malapad na po ang kalsada, ano pong nangyayari? Matutuli na po ang takbo, dadami po ang disgrasya. Pag dumami po ang disgrasya, malaki ang kita ng ospital. Ano, tama mali? Oo, diba? Ganun po ang balik nun. Maluwag naman nga niya ang kalsada, kaya kailangan matuloy ng takbo ko para enjoy ako. Kung maabuso na po yung driver, ang tuloy-tuloy na ng takbo. Kaya ang dami pong namamatay sa kalsada. Kung pag-iisipan niyo po, mas maganda ba po yung tabing kalsada? Kasi nag-iingat po sila. Salamat. Salamat. Thank you. Sige po. Kung ngayon, ano, diba? Maganda. Salamat, friend. Pa. Yung binigay mo, salamat. Salamat. Yeah.